Saan ka ngayon? Nasa Imus. Pabahay na inuupahang. Imus? Oo. Saan taon ka na? 45. May asawa? Baka ikaw maroon. May anak ka? Oo. Ilan? Tatlo. Parehas pala tayo eh. May anak ka din? Oo. Wow. Tatlo din anak mo? Oo, tatlo. Sa probinsya. Ay, asan probinsya mo? Quezon province. Ah, okay. Ako naman Leyte ang probinsya ko. Ha? Kada Leyte ako, Bisaya, Bisaya. Bisaya ka pala. Medyo maingay nga lang dito kasi nasa labas ako ng bahay. Wala kasi signal sa loob, kaya lumabas ako. Hindi, okay lang. Okay lang naman ang boses mo, dinig ko naman. Basta ba ako ngayon dyan? Ano ako, mananahi. Pero hindi ako pumasok ngayon, nagpahinga muna. Matagal ikaw, ka na dyan? Trabaho? Ha? Matagal ka na dyan? Ano po dumating? 27. Hindi ka pa umuwi sa inya? Oo. Oh. Matagal na kayong ano nung asawa, ma? Ano na, 10 years ago. Ha? 10 years. Ano kami naghiwalay? 2013 kami naghiwalay. Matagal na pala? Oo. Lalo na ngayon, tagulan mo kung wala na katabi. Ikaw, ilang taon ka na? Ano saan yung asawa mo? Wala na rin. Dati kasi siya nag-abroad. Ayun. Wala naman, karamihan naman kasi sa mga nag-abroad. Karamihan na hindi ko naman nilalahat. Karamihan sa kanila kasi umaalis dito. Ang ganda ng mga pangarap nila, ang ganda ng mga plano sa buhay para sa pamilya. Ang ganda, pero pagbalik ng, ano, wala kasi umuwi ng mga OFW na kadalasan kasi sira na yung pamilya nila bago umuwi. Ganun ang mga nangyayari, katulad ko. Eh, sino ba unang naggawa ng kasalanan? Ikaw yata. Hindi mo naman masasabi kasi hindi mo pa naman alam yung talagang kwento eh. Ang totoo kasi niyan, siya yung may asawa. Bali, kasal siya doon sa asawa niya. Kasal siya. Ngayon, bakong baga, ano, hiwalay, pero hiwalay sila ng asawa nila. No? Hiwalay sila ng asawa niya. Tapos ngayon, siyempre nagkakilala kami, naging kami. Tapos noon, nung naging kami na, nagsama kami mga 3 months siguro, after ng 3 months, nagkaroon siya na mag-abroad. Pinayagan ko naman. Hanggang sa unang kontrata niya, okay naman, nakabalik naman siya ng maayos, wala naman kami naging problema. Nung ikalawang kontrata niya, doon lang kami nagkaroon ng problema. Ay, ganun. Paano kayo nagkaanak? Sabi mo may anak ang tatlo, nasanay yung nanay ng mga anak mo. Hindi naman yun doon eh, hindi naman sa kanya yun. Hindi sa kanya. So, sa una ko pa. Ibang babae? Ay, marami ka na pala. Sa ibang babae yun, yung mga anak mo. Hindi, ano, bali, yung unang nakasama, matagal na kami nung wala. Siguro mga 15 years na rin. Mga 10 ganun. Tapos ito naman, bago lang ito. Siguro mga ano pa lang kami nito, mga 6 years, ganun. Ah, ganun ba? Oo. Pari pangalawa siya. Kaya lang may asawa siya. Kaya lang doon sa asawa niya, kasal siya. Eh, tapos pero lang yun, doon sa asawa niya. Ano na? Ngayon, bumalik siya sa asawa niya.
yung kasama mo ngayon. Kailan sana kung bumalik nga doon sa asawa, eh hindi naman eh. Kaya lang ang nangyari kasi doon sa mga tawag ito, Indiano, no? Indiano ba yun? Oo, tama, Indiano. Pareha sila nag-aago. Ang ganun ba? Okay lang naman sa akin yun, eh wala naman problema eh. At saka unang-una, wala naman akong karapatan sa kanya. Oo nga. Eh, anong trabaho mo ngayon, sir? Marami akong alam ng trabaho. Unang-una, kapag nasa probinsya, tawag dito sa furniture, gumagawa kami ng mga salas eh, mga ganon. Marami, pag nasa Maynila naman ako. Sa ngayon, nandito ako sa kapatid ko, nagbakasyon ako. Pero uuwi din ako siguro, mga matapusan siguro. Kailan ka pa dyan? Ha? Hala. Lakas doon. Nasa tabi highway kasi kung... Nasa tabi highway. Oh, taloy. Ang hina kasi ng signal doon sa loob, kaya lumabas ako. Sabi ni Madam kanina kasi, ang hina ng signal niyo, ang hina ng signal niyo, sir, lumabas na lang kayo, mabuti pa. Kaya lumabas ako. Oo nga. Ang malakas nga ang signal dito sa labas, malakas din naman yung harurot ng sasakyan. Okay lang naman, hindi naman yung lagi. Yung mga nakausap nyo dati, sir, walang ganon, walang kayo? Yung dati nyo pong mga nakausap din eh. Saan dito? First time nyo po ba ito, sir? Ngayon? Wala, hindi ikaw yung naging guest namin noong nakaraang buwan. Baka kamukha mo lang siguro. First time nyo pareho, ha? Bagay, maraming kamukha. Pagdating sa ganito. Yan lang yung ano mo. Hindi ka na, wala ka balak na umuwi sa inya. Wala pa kasi wala pang budget. Nandito naman mga anak ko, kasama ko. Yan, lahat ng anak mo na, dyan. Oo. Yung asawa mo naman, saan mo na, ano naman ang nangyari? Ano naman yung kwento yung dalawa? Ano kasi, hindi kasi kami mag, ano tapos nananakit siya. Kaya ito, nawalan ako ng isang ngipin. Yung dahil yung tawa ko. Nananakit kasi siya. Anong ginawa ma'am? Binunot niya? Hindi, sinuntok ko. Bakit to? Anong kasalanan mo? Sobrang selos ko kasi DJ, pag gabihin ako sa trabaho na si selos na. Mm-hmm. Nasaan siya ngayon? Hindi ko na alam. Ilang taon na kayo nung wala? Tres. Ha? Ten. 10 years ago. Kasal kayo? Oo, kasal ka din. Ayun. Kaya ko lang naman naisipan na sumali dito kasi nanonood kasi ako sa kay DJ na ano, ay na-ingrad nyo naman ako sumali. Sabi ko for the first time, subukan try ko nga. Ako rin, ganun din ako. Lagi ako nanonood kay DJ, tapos parang masaya. Kaya nag-try ako. Ngayon nga lang ako nag-join eh. Ngayon lang ako nag-download ng Vimo. Tapos natawagan agad. para kahit pa paano ba kalimutan ko yung mga katulad nung iba, yung iba dyan na kaganda-ganda ng mga plano, kaganda-ganda ng mga plano bago nito pag-alis ng Pilipinas, pagbalik ng Pilipinas. Wala na, wala nung uwi yan. Kasi hindi ko alam kung sino po talaga sa kanila yung diferensya. Pero para sa akin, alam mo kung sino, para sa akin kasi kung sino may diferensya, masasabing ako, pero may masasabing meron din ako, kaya lang, pero talagang, siyempre, bilang lalaki din naman, siyempre, pero mas maano yung ano niya na babae siya, bakit dapat hindi niya ginawa yung mga ganun. Ano po? Kasi,
Ano po bang ginawa niyo, sir? Natumulak din sa kanya na gumawa ng ganon. Ano po bang ginagawa niyo? Tama, oh. Ang pagkakamali ko lang naman siguro doon dahil sa pinayagan ko siya. Pangalawa ko dahil nasa alam ko naman na may pamilya siya o kaya o kasal siya doon sa una. Siyempre, alam ko naman talaga na kahit na anong oras na kung gugustuhin yung bumalik doon sa pamilya, maaaring ganun yung mangyayari. Kaya lang, okay lang sana yung mga ganun. Ang problema kasi, hindi naman sa pamilya niya, mas mabuti pa siguro kung sa pamilya niya sa bumalik, eh, hindi naman bumalik sa pamilya niya, mas dinagdagan niya pa yung mga pagkakamali niya na nagawa niya sa sarili niyang pamilya. Sabi ko na nakasabi. Ay, hindi ako ganun, sir. Kung ano man yung pinagdaanan mo sa ibang babae, hindi ako ganun. Hindi ko naman sinasabi, okay, kasi wala ka naman sa abroad, nandito ko naman sa Pilipinas, eh. Ayun, nakita ko kasi sa itsura mo, eh, parang nadismaya ka na sinasabi kong kasal kami. Nadismaya ka ba, sir? Okay lang sana, kung sa kanya, mali, kaya hindi naman. Pinagbigyan ko, tinanggap ko ng buong buo. Wow, ang baas mo pala ito. Hindi na uso ngayon. pag naging mabait ka ngayon, kawawa ka. Sana all. Ilang ulit ko nang pinagbigyan, pinalampas ko yung ano, dami ko kasi nahuli sa kanyang account. Imo, Facebook, WhatsApp, at saka yung tawag nito, yung lahat ng application nahuli ko sa kanya. Pero okay rin naman yun, sir. Ako nga, marami din akong account eh. Sir, may nag-comment, sir, oh, naalala daw po nila yung kwento mo. Sumali ka na po talaga dito. Dati pa, matagal na. May nag-comment, sir, kilala ka daw po nila, naalala nila yung kwento mo, sumali ka na daw po dito last year. Tapos sir, wala pa, hindi pa, for the first time nga lang. First time talaga. Baka yung nawawala kong kapatid ay kakambal. Ako naman, sir, marami naman din akong account. Marami akong account kasi gusto kong kumita. Kasi may magkakapera tayo sa Facebook, sa WhatsApp. At ito sa imo, hindi ko lang alam. Magkakapera ba dito tayo dito, baby? Pero ano? Ako kasi, hindi ko kasi ugali yung account na ano. Ito nga lang, yun nga, napanood ko lang sa YouTube si DJ kanina kahapon pa, o nung isang araw pa, napanood ko sa YouTube, ang kailawa ko, nag-download ako ng emo. Kahapon lang ako nag-download ng emo. Yun. Kaya yung sinasabi ni DJ na, ano, for the first time ko lang to. Ganun ba? Mabuti naman, sir, wala pa ako ngayon. Itong cellphone ko wala pang 6 months ganun. Mga 4 months. Mga 4 months na ano. Na nagkaroon ako ng ganitong cellphone kasi hindi ko talaga ugali mag-cellphone. Mayroon akong dating cellphone kaya lang nakikigamit lang ako sa mga anak ko. Ganun ba? Ilang taon na yung mga anak mo? Ay, yung panganay ko, ano na, 23 ata o 22, ganun. Para sa akin, 22, 20, 13 ang yung bunso. Saan ka ngayon sa ano? Di ba sa Imus ka? Malapit lang pala. Pwede pag-uwi ko ng kandadaan ako sa'yo.
Hindi naman ako sa bayan. Ha? Hindi ako sa bayan. Nasa barangay ako, pero sakop ng Imus. Alapan ako, Alapan. Barangay? Oo, barangay Alapan. Paano ko nasa bayan ka? Hindi ako sa bayan. Malayo, pagpupunta kami ng Imus, sasakay pa, tricycle. 25 pamasahe. Ayun, kahit paano, no? Ay, nag-iisa kasi ako ngayon dito, kaya wala yung mga, ano, wala yung mga kasama ko, kaya ito. Nag-iisa, manood ako ng YouTube, na napanood ko na naman yung mga video ni JJ. Sabi ko makapag-download na ng Imus, try ko nga para mabawas-bawasan naman yung pag-iisip ko sa... Bakit kaya ganun karamihan sa mga OFW, ganun yung mga nangyayari sa kanila. Aalis ng Pilipinas, kaalis ng Pilipinas, kagat-agat mga plano. Pagbalik. Oo nga, pero sir, huwag kang sa mga nakaraan mo, mga pagsubok lang yan. Darating ang araw na mayroon talagang darating sa'yo na matino na. Kayo na ang magsama hanggang handa. Hindi ko na pinangarap na minsan na kasi ako nagpakatanga, minsan na nagpakatanga na nga ako, ginawa pa akong tanga, ayaw ko na magpakatanga, ayaw ko nang gawing tanga. Ayaw ko na. Tamaan na ako sa ganitong buhay ko. Okay na yung nagkaroon ako ng ganung kasaklap na experience sa buhay o yung mga ano. Kontento lang ako doon sa buhay ko na may mga naaalala akong ganun, na ginawa niya ito ganun sa akin, na pinagbigyan ko siya ng ganung kahabang panahon, nagtiis ako, tinanggap ko siya ng buong buo. Tapos sa kabila ng ganun ng lahat, ay yun pa rin yung pinag niya sa akin. Okay, hindi naman ako magdadala ng ganung ginawa niya ng ganun. Hindi naman ako yung magdadala nun. Siya rin naman ang magdadala nun. Pero minsan naman nagtitik siya, nagsha-chat pa rin siya sa akin sa Messenger. Katulad kahapon, nagchat siya sa akin. Hindi lang ako nagre-reply. Hindi ko siya inu-open, pero nababasa ko siya. Pina-touch ko lang siya sa ano. Hindi ko siya inu-open, pero nababasa ko. Pero hindi niya alam na nababasa mo yun kasi hindi mo in-open eh. Oo, hindi niya alam na nababasa ko yun. Pero kasi di ba pag sa Messenger, makikita mo pag in-open mo yung chat niya, makikita mo doon bubabaan na doon yung profile niya. Ganun. Ibig sabihin, pag bumaba din yung profile mo doon sa ano na yon, ibig sabihin in-open mo yung chat niya. Pero sa akin kasi pag nababasa ko, pero hindi nila alam na nababasa ko. Binababa ko lamang, pero nababasa ko. Pero hindi nila alam na nababasa ko. Kasi hindi nga nag-open sa kanila eh. Panayang chat niya, pero hindi niya alam na binabasa ko yun. Ang talino mo pala, hindi ko alam yan. Pero hindi niya alam na nababasa ko yun. Kasi nga, i-activate mo lang naman yung message receipt nun, ma'am. O deactivate mo, activate. Ganun lang yun. Sa settings yan ng Messenger. Flikutin mo kasi. Meron palang nagbabasa ng message na hindi malaman sa nag-chat na hindi kahit binabasa. Hindi ko alam yun. Nagagawa ko man yan kasi try ko ng personal, binabasa ko pero hindi pa rin nag-open to sa ginamit kong cellphone. Kaya yon yung mga chat niya sa akin nababasa ko pero hindi niya alam na nababasa ko yun kasi hindi nga nag-open to sa kanya. Pero nagagawa kong basahin. Ay, ganun. Pero hindi niya alam yon. Pero lahat ng chat niya nababasa ko pero hindi niya alam. Ang pangkaalam niya, ayaw kong basahin pero hindi niya alam. Bitin ako doon sa mga chat niya. Kaya ngayon sir, ayaw ko nang mag-chat sa'yo kasi hindi mo pala ipaalam na nabasa mo yung message ko.
hindi naman sa hindi ko naman ginagawa yun sa mga dapat kong gawan eh. Ginagawa ko lamang yun sa mga taong ayaw kong makausap o ayaw kong mga ganun. Mga ganun lang. Ay, ganun ba? Isa naman doon sa... Ba't di mo pa na-block, sir? Ba't di mo na-block? Uy, man. Gusto mo pa, no? Kasi gusto pa niya, dude. Binabantayan mo pa rin, no? Binabantayan mo pa rin, no? Pag may time, binabuksan mo profile niya. Yun nga, DJ. Sabi ko nga, di ba sabi ko nga kanina, binabasa ko, hindi niya alam na binabasa ko, pero... Hindi niya alam na bitin pa nga ako sa mga chat niya, pero hindi niya alam na binabasa ko. O tama kayo, anong tawag nito? Binabasa ko, pero kaysa naman doon sa i-block ko. Kasi pag-block ko kasi talagang wala na eh. Hindi ko na, wala na akong malalaman tungkol sa kanya, gano'n. Bakit gusto mo kasiang malaman? Kasi di, gusto mo kasiang... Hindi na binabasa ko lang, pero hindi ako nagre-reply. Kaya nga, eh bakit nga gusto mong malaman ang kalagayan niya? Kasi gusto mo pa siya. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga sinasabi niya, kung ano yung mga ano niya, yun, ang mga chat niya sa akin na, kumusta ka na, sabi ko eh. Ano kita ngayon, mahal mo pa yung kinakasama mo. Ha? Ganun ba yun? Pag meron kang gustong malaman sa kanya, mahal pa rin, ganun pa yun. Ganun yun. Kasi hindi mo siya kayang mawala na wala kang alam. Tapos, hindi mo malaman kung nasaan siya. O diba? Hmm. Ibig sabihin, nag-message pa niya sa'yo, ibig sabihin, mahal ka pa rin niya. O, bakit na kayo nagliwalay? Tama na yung nagpakatanga na ako, tama na yung akong ginawang tanga. Pero hindi pa ho kayo nag-usap closure, sir? Kunyari, may closure na ho kayong usapan? May wala pa kasi siyempre nagmi-message pa ho sa sayo. Baka pag umuwi ho yun, sir, at humubad sa harapan mo, ay, sige, sorry, okay. Ganon. Baka may ganon, sir, mangyari? Humubad sa harapan mo ng ano ba, ng sapatos. O sige, pasok ka kasi nahubad mo na yung sapatos, ganon. Yun ang ibig ko sabihin, hubad ng sapatos. Oo. Sige, pasok. Pag pumunta sa kanya, sabihin niya, sorry. Bigyan mo muna ng ano, ng time na mag-usap ho kayong dalawa, no? Heart to heart. Baka pag umuwi ho yun, sir. Tingin ko, hindi ka nga naka-move on talaga kasi mula umpisa pa lang nang usapan ninyo ni Ma'am Feli. Aba, hanggang ngayon, bukang bibig mo, girlfriend mo. Ayun na lang, siguro. Pagpatuloy ninyo pag-uusap ninyo, okay, total naman, libang-libang pa naman yung gusto mo, sir. Alam ko, hindi ka pa naka-move on. Pagpatuloy nyo, off cam, pag-uusap nyo, ha? Wanted, sweetheart. Thank you. Wanted, good luck. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.